Mga Pilipinong pintor at sining ng pagpipinta. Arts 5, Second Quarter, Week 3, Lesson 3. Panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Inaasahan. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang, una, natatalakay ang buhay, estilo at likhang sining ng mga kilalang Pilipinong pintor. Ikalawa, nakaguguhit ng landscape gamit ang likhang sining ng mga kilalang Pilipinong pintor bilang inspirasyon. At huli, napahalagahan ang mga likhang sining ng mga Pilipinong pintor. Baliktanaw, panuto. Piliin sa loob ng kahon kung sinong Pilipinong pintor ang tinutukoy sa pangungusap. Isulat ito sa patlang. 1. Siya ay tinaguriang Master of the Human Figure. Sagutin. 2. Siya ang nagpinta ng larawang Transplanting Rice. Sagutin. 3. Siya ang tinaguruang The Poet of Angono. Sagutin. 4. Siya ang tinaguriang Ama ng Sining. Sagutin. 5. Siya ay gumamit ng transparent at translucent technique. Sagutin. 1. Carlos Botong V. Francisco. 2. Fernando C. Amorsolo. 3. Carlos Botong V. Francisco. 4. Fernando C. Amorsolo. At 5. Fabian De La Rosa. Ilagay sa comment section sa ibaba ang score na iyong nakuha. Jose V. Blanco, 1932 hanggang 2008. Si Jose V. Blanco ay ipinanganak sa Laguna noong March 19, 1932. Bangamat nabibilang sa pamilya ng mangingisda, siya ay masidhing interes sa sining kaya't noong 1951 ay nag-aral sa College of Fine Arts ng pamantasan ng Santo Tomas. Nang makatapos noong 1955, siya ay namasukan bilang advertising director ng maraming taon. Noong 1971, sinimula ni Blanco ang kanyang pagiging profesional na pintor. Nakilala siya bilang folk muralist at ang kanyang makukulay na likha ay nahihalintulad sa gawa ng isa pang muralist mula Angono, ang national artist na si Carlos Botong Francisco. Tinawag ni Alice Guillermo, isang art critic, ang estilo ni Blanco na folk realism. Kitang-kita sa gawa ni Blanco ang makatotohanang pagpapakita ng buhay at ang mahusay na paggamit ng mga natural na kulay o earthly colors. Ito ay ilan sa mga nagawa ni Jose V. Blanco. Victorio C. Edades, 1895 hanggang 1985. Si Victorio C. Edades ay isang pambansang alagad ng sining, national artist, at tinaguriang Father of Modern Philippine Painting. Siya ay ipinanganak noong Disyembre 23, 1895 sa Barrio Bolosan sa Dagupan, Pangasinan. Hindi sinundan ni Edades ang mga tradisyonal at klasikong paraan ng pagpipinta. Kaiba sa gawa ni Fernando Amorsolo na gumagamit ng matitingkad na kulay sa kanyang mga likha.
Si edades ay gumagamit ng madidilim at minsan ay malulungkot na kulay. Makikita sa kanyang gawa ang three-proportional na pagpinta ng mga tao at bagay. Ang kanyang mga paksa at temang pinipili ay mga simpleng mamamayan at manggagaw. Ito ay ilan sa mga gawa ni Victorio C. Edades. Prudencio Lamarosa, 1946. Si Prudencio Lamarosa ay ipinanganak noong July 24, 1946 sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Sa edad na 7, siya ay nakitaan ng hilig sa pagpipinta marahil sa pamamasyal sa Ilog Chico at Amburayan na malapit sa kanilang baryo. Siya ay nag-aral sa College of Fine Arts ng Pamantasan ng Santo Tomas at kalaunan ay lumipat sa Philippine Women's University. Bilang pintor, hindi nagpadikta si Lamarosa sa mga taong pumupuna sa kanyang paraan at estilo ng pagpipinta. Nagpatuloy siyang sundin ang kanyang puso at makikita ito sa kanyang mga likha. Pagpinta ng langit gamit ang kulay lila, paggamit ng kulay luntian sa mga anino, at paggamit ng kulay pula para sa mga troso ng puno. Ang paggamit niya ng matitingkad at maliliwanag na kulay ay ang paraan niya upang maipahayag ang sidhi ng kanyang damdamin. Ito ay ilan sa mga gawa ni Prudencio Lamarosa. Manuel D. Valdemor, 1947. Si Manuel D. Valdemor ay ipinanganak noong March 26, 1947 sa bayan ng Paete, Laguna. Siya ay nag-aral sa Pamantasan ng Santo Tomas, College of Fine Arts and Design. Nagsimula ang kanyang karera sa pagpinta nang maging tanyag ang kanyang mga likha na nagpapakita ng kagandahan ng kanyang bayan sa Paete. Ang kanyang galing sa pagpinta ay kinilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ito ay makikita sa napakaraming pagkilala na kanyang natanggap at mga matagumpay na mga exhibit. Kilala ang kanyang gawa sa buong mundo dahil maging ang UNICEF ay ginagamit ang kanyang mga pinta sa paggawa ng kanilang mga greeting cards na ipinamamahagi sa iba't ibang bansa. Ito ang ilan sa mga gawa ni Manuel D. Valdemor. Gawain. Sa gawain ito, tayo ay gagamit ng mga sumusunod. 1. Oslo paper o kahit anong papel na makapal. 2. Lapis. 3. Pambura. 4. Pangkulay. Halimbawa, Crayola, pastel, watercolor, fabric paint, at iba pa. Panuto, magpinta ng isang larawan na nagpapakita ng magandang tanawin. Maaaring ito ay mula sa iyong napuntang lugar sa probinsya, nakita sa mga magasin o aklat, o base lamang sa iyong imahinasyon. Maaari mo ring gayahin ang mga estilo ng mga Pilipinong pintor na napag-aralan sa aralin. Tandaan, ang mga kilalang pintor sa Pilipinas ay may sariling estilo sa pagpinta ng mga landscape. Ang kanilang sariling paraan ng paggamit ng iba't ibang elemento ng sining, kulay, hugis, tekstura at iba pa, at prinsipyo ng disenyo, balance, proportion, ritmo, harmonya at iba pa, ay nagiging daan upang mas lalo silang hangaan at kilalanin hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi pati na sa ibang bansa. Pag-alam sa natutuhan. Panuto, paghambingin ang dalawang likhang sining. Isulat ang mga nakitang pagkakaiba o pagkakatulad sa mga patlang sa ibaba. Ito ay kasama sa mga sasagutan sa module number 3, Answers Only.
Maaari nyo nang basahin at sagutan ang activity sa Arts 5 Week 3. Siguraduhing mapanood ang video lesson para sa Week 3 ng Music, PE at Health. Salamat mga bata!